Okay. What's up sa inyo mga ma'am, sir? It's your boy, Sir Troy. So, kagigising-gising lang din natin. And ito yung itsura ng Dominar natin. Simula kahapon pa nung pauwi tayo, nung pinagkukuha natin lahat ng mga pyesa na gagamitin natin para sa maintenance. Meron tayong exhaust dito, mga damit natin na ginamit sa pag-stay doon, at pati ating mga energy drink. Ayan. So ngayon, bababa ko muna itong mga to at i-maintenance natin si Domo ngayong araw. So samahan nyo ako sa video na to. I-update ko kayo kung ano yung mga gagawin pa natin dito sa ating Dominar 400 UG bago tayo tumakbo ng Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024, Luzon Leg. Ayan. So, unahin natin itong box na to, guys. Itong box na to, wala akong paglalagyan. Merong isang buong Black Mamba dito, no? Isang buong case. Ayan. At hindi lang yan, meron pa dito. Dalawang case yan. Imagine, kung nakita nyo yung gamit nating top box bracket at top box. Ah, medyo mabigat na, no? Eh, what more pa, ikarga mo pa ito. Dalawang case ng Black Mamba Energy Drink. Thank you so much. Stickers from Aeropack. Yan, may cup pa, oh. Aeropack. At dito sa loob ng ating box, puro ano din ito, no? Puro mga Aeropack products. Ayan, engine degreaser, brake cleaner, yung maggamit natin ngayong araw to dahil lilinisin natin si Domo. At lilinisin natin yung ibang parts na kailangang malinis bago tayo tumakbo ng endurance. Lalong-lalo na ito yung mga brake calipers natin. So ayan, meron tayong mga cleaning agent from Aeropack. Palit coolant din tayo, no? From Lubrigold, meron tayong Eco Cool. Hindi lang naman yan, parang ilan ba to. Tapos meron tayong Repsol, ayan, motorcycle oil. Smarter yung gamit natin, ano, 10W40. Fully synthetic po ito. So binigyan tayo ng 4 na litro. Meron tayong 4 na litrong engine oil. Ito, ang dami pa. Meron pa tayong dalawang throttle body, carby, and choke cleaner. Ang dami, 6 na latang malalaki na to. From Lubrigold, meron tayong fork oil. Ayan, Aeropack liquid tar sealant. Papalagay din natin ito pagka nagpahangin tayo sa gulong. Meron ding dalawang, uy! Meron din dalawang tar sealant inflator. Ito, the best ito pambaon sa mga rides, ano? Lalo na sa mga hindi gumagamit ng tar sealant. Pag nabutasan ng inyong gulong at hindi naman ganun kalaki, like sabihin na natin nakasagasan ng maliit na pako or basta natusok na maliit lang, kayang-kaya ng tire sealant inflator yan. At meron tayong chain lube. So, ito heavy duty, pang big bike or mga pang racing na big bike. Yun, so thank you so much Aeropack Philippines and Gran Toro Oro Trading, Repsol, Team Repsol Philippines, Lubrigold, and syempre thank you kay Ma'am Seth na nag-asikaso na ito lahat. Ano. So si Gran Toro Oro Trading kasi guys, hindi lang naman sila basta nagbebenta doon. Actually, ano sila, no? Nationwide distributor. Kaya kung gusto nyo mag-business ng mga ganito, mga pang-motorcycle products, hindi lang mga pang-motorcycle products, meron din silang mga pang-four wheels at mga pang-truck na produkto. Ayan. So, sa mga interested mag-business ng mga pang-maintenance ng motor, four wheels, or kahit truck, pwede kayo mag-message kay Aeropack Philippines or kay Gran Toro Oro Trading. Ito pala, binigyan tayo ni Kadikit. Binigyan tayo ni Kadikit ng 500 pieces na sticker for Boss Ironman. Thank you, Boss Al. Thank you so much, Black Mamba Energy Drink, kay Ma'am Janice Crisostomo at kay Boss TJ Sanga. Ang dami, bigat. So ito yung mga pinaggamitan ko lang naman doon nung nagstay ako ng 2 days. Buti na lang nilagyan ni Boss Ken ng ano to, ng saddle stay. Kung hindi, ay nako, ewan ko na lang. And para naman sa ating mga clothes, from Imprint Customs, meron tayong uniform ng pang Boss Ironman. So dalawa ito, pahabol na lang ito, no? Isang pang kay Baby at isang pang kay Maming. So meron na kasi akong ganitong Boss Ironman na shirt. And then, Jameson shirt, pang sa amin dalawa din ni Maming. And also nga pala, nagpagawa tayo ng patches. Ayan, patches ng Corsa and ng Jabber. Gawa rin ni Imprint Customs yan. Thank you so much, Imprint Customs. Okay, ito naman guys. From HP Performance,
So last year, nagpunta tayo kay HP Performance dahil nakuha nila tayo para maging endorser ng kanilang mga motorcycle and big bike exhaust. So ngayon, nabigyan nila tayo ulit ng panibagong exhaust. Ayan. Well, actually, wala namang ibang nagbibigay sa atin ng exhaust kundi si HP Performance lang. Ano. So last time, medyo loud pipe yung ginamit natin kasi alam nyo na, loud pipe save lives. Medyo sacrifice talaga sa tenga ko kasi first time kong mag-loud pipe ng ganong kalakas. Ano. So ito po yung logo ni HP Performance exhaust. Alam nyo nung una, nagsimula lang itong sa HP Performance sa mga motor, no? And then, ngayon, sikat na siya sa mga sports car, ganyan. Napakadami. As in, sobrang daming nagpapagawa sa kanya. Sports car, tsaka mga pick-up, van. Basta four wheels. Biglang mas naging madami ni nagpapagawang four wheels sa kanya compare sa mga motor. Pero meron pa rin naman mga exhaust pang motor. So, ayan. Long canister yung ating nakuha. Meron na siyang kasamang silencer. At dito yung pang-adjust niya. Yan, in case na mas maliit yung gagamitin nyo na tubo. Ayan, meron siyang adapter. So, long canister yung ginamit natin para lumaki lang yung tunog pero hindi masacrifice yung performance. Like yung back pressure ng motor. Alam nyo na, para hindi lumakas masyado sa gas. Ayan, long canister ang sagot dyan. At malaki rin naman yung butas nito pero, ayan, hindi siya ganun kaingay, ano guys. Saktuhan lang ito. Masarap sa tenga, bassy. Pang dominar na tunugan. Kasi alam nyo naman yung mga dominar 400. Single cylinder lang yan. Parang buff na raider yan eh. No? Lalo na kapag ka in-open pipe or naka-short canister na exhaust. Ay, nako. Parang ano yan. Parang buff na raider lang yan. Mas masakit sa tenga. So, ayan. Ito yung exhaust na gagamitin natin. From HP Performance Exhaust. Thank you so much, Boss Jason. Okay, so simulan na natin ang maintenance kay Domo. So, makakasama natin si Sir Paul dito dahil siya yung eksperto sa paggagalaw. Although, alam ko na rin naman na lahat, pero medyo kapos na kasi tayo sa time. Bukas kasi kailangan na natin bumiyahe papunta Olongga po para magpwede din magpa-scrutiny, magpakabit ng GPS. Ayan, and so maraming papalitan ngayon dito like oil, fuel, na filter, change oil, change coolant, spark plugs, air filter, papahanginan pa namin gulong, papalagyan ng tar sealant, lilinisin mga brake calipers. Yun, so bahala na at i-update ko na lang kayo ulit mamaya. And meron nga rin pala ako isang nalimutan guys na ipapalagay. For safety and ano na rin ito, no? For safety purposes na rin. So, bumili kasi ako dati ng jerry can. So, ito po ay isang fuel canister. Meron siyang kasamang lock at saka hook. So, dito ko sana gustong ipalagay yan kaso walang kakapitan. Ayan, kaya papadugtungan natin siya dito ng tubo. Dito natin papalagay yan para may emergency, pang-emergency na gasolina natin. So, ayan. 5 liters ito, no? Dominic, sige, papasokin mo. Dominic. Tulog pa yung mag-ina ko. Ang oras pasok mo? One. Tulog pa yung mag-ina ko eh. Kung magpo-photoshoot tayo, dito-dito lang. Yun nga lang gagawin natin background. And ito na guys, yung mga kasama natin dito. Ito si Sir Paul. Siya makakatulong ko kasi syempre alam nyo na trabaho ko lang mag-vlog. At ito yung ating photographer, si dating Lapoto. Ano ng pangalan mo ngayon? DM. Ba't DM? DM Captured? Ah, ayos sa DM Captured. May page na? Oh, yun. Ayos. May maintenance na tayo. At ito, kakadating lang nung ating nakuhang elbow. Okay, let's G. So, ngayon, unahin natin mag-change oil. Ang gagamitin natin ay itong Smarter ng Repsol. Fully synthetic, 10W40. So, meron tayo ditong oil filter at saka fuel filter. So, babaklasin natin to lahat. So ngayon, ayan, ikinabit na natin yung long pipe from HP Performance. Pero hindi pa to totally naka-fix, ano? Wala pang mga gasket, pati yung dito niya sa dugtungan, ayan, yung sa slip-on niya, wala pa. So isa soundcheck muna natin siya, nakakabit din yung kanyang silencer. Medyo pigil siya pag may silencer, no? May hangin? Malaki, no? Oo, may mga singaw pa siya. Testingin natin siyang walang silencer. Alisin natin. Ito naman yung tunog niya pag walang silencer. Okay, fire. Ang laki ng tunog.
laki ng tunog. So ito guys, kakabit natin from TRC na side mirror. Ayan, CNC cut yata ito or ano. Alright, so ngayon sasalina na natin siya ng oil. Okay, so 2 liters. Ayan. Actually, 1.8 lang pala yung ginamit natin na Smarter from Repsol. Fully synthetic. Okay, so next naman, magpapalit tayo ng washable na air filter at ng engine coolant. So may video din tayo nung nakaraan, nakasama natin si Sir Paul kung paano tayo nagpalit ng coolant. So una, ang ginawa natin is din-drain natin yung coolant, tapos binanlawan natin siya ng distilled the water. So dalawang beses natin ginawa yon bago natin lagyan pinaka-coolant. So yung gamit natin ngayon is hindi concentrated. Ano na siya, mix na siya nung ready to use na siya, hindi na siya titimplayin yung kagaya ng mga pangsasakyan na concentrated. So after natin banlawan, lalagyan na natin siya ng coolant and then okay na yun. Okay, so ngayon, mapalitan natin yung kanyang fuel filter dahil si Domo ay nakaka 30,000 odometer na. So maduming madumi na rin ito at pagka madumi yung gasolina, medyo malakas sa carbon at saka mahina yung performance, humihina. No? So mapalitan natin siya nito. Yan. So simple lang naman ito, sundin nyo lang lahat nung sa mga clip niya. Pag binaklas nyo isa, kabit nyo agad. Tapos ito, ayan, para hindi kayo malito, no? One at a time lang, wag sabay-sabay. Ayan, okay. So ito na yung luma. Ayan, pwede nang kainin. Uy, tumatapon. Air filter naman. Ayan, niluwagan na natin yung kanyang mga screw. At ito ang itsura ni... So 15,000 lang naman natin ito nagamit. Dahil nung last 15,000, pinalitan din ito ni Sir Paul. Oh, grabe dumi. Sa loob, malinis talaga ito kasi dito sa labas dumadaan yung dumi. Ayan, dapat ganito kulay niyan. Na itong likuran na to, sobrang dumi, no? Ito mostly, kakaluwas, ano? Yung mga usok ng sasakyan, ganyan. Kasi sa bundok, di ka naman makakakuha ng ganito kaitim. Konti lang, malikabok lang. And ito yung ating ipapalit. So mas ano to, no? Mas... madalang yung kanyang, unlike dito yung sa element niya, yung interval ng cloth, unlike dito. So ito kasi mas more on high air intake. Tapos binawi na lang natin siya doon sa ano niya, yung cleaning agent niya, yung pang filtration na oil. So ayan, pupunasan muna natin loob. Siya pamunas. Galing ano, kunwari ako yung nagagawa, no? Pagka off camera na, iba na ang gagawa nito. Siyempre, kunwari vlogger, kunwari mekaniko. So ayan, pagkakabit. Ayan, ipagawa nyo lang sa mekaniko nyo. So yun, okay na. Bago na ulit yung ating air filter. And then after nitong air filter natin, change coolant tayo. Okay guys, so yan, din-drain na natin yung sa mismong radiator at pati yung sa reserve. So napakaganda pa rin ito, no? Hindi ko alam kung bakit ko pinalitan, pero napakaganda pa. Pero siguro ano lang din tayo, for safe, kasi 1 year na rin natin ginagamit yung coolant na yan, since last Iron Man, ano, and papalitan na natin siya. Okay na rin yun, wala namang problema. So yan, kulay red yung ating coolant noon. Ganda pa, no? Yung sabi mo bigat si Domo, kayang-kaya oh, pupushapin ko pa siya oh. Papalakas katawan. Uy, kawag! Matiga na ako matuluyin. Yan, dahil may mga natitirang coolant doon sa radiator at sa reserve niya, tatagilid natin siya. No? Kasi nandito yung drain niya sa right side. Okay, so after natin ibalik lahat ng hose at pati yung mga plug na nut, ay sasalina na natin siya. And then mag-a-adjust na lang kayo mamaya pagka umaandar na yung makina para lumabas lahat ng bubbles, ano. So, unahin natin kargahan itong radiator and then yung reserve. Ayan na, bumubula na siya. Yes. Tami water. Oh? Green. Green daw. Oh, ayan. So, alog-alog nyo lang ng konti para bumula, lumabas lahat ng bubbles. Para pag nag-circulate yung coolant, hindi puro bubbles, ano. Iikot talaga siya. Uy, wala kang shoes. Okay.
So tatakpan muna natin siya at babalikan natin siya mamaya. Hoy, wala akong shoes. Okay, sa reserve naman guys, ano, although meron siyang maximum and minimum, yun yung lagi nating sinusunod na in between lang or gitna. Ako kasi hindi eh. Alam niyo yung sasakyan, lahat pinupuno ko. For safety purposes din naman, wala namang masama kung pupunuin ninyo yung inyong reserve. Wala namang problema ron. Wala namang masisira sa makina nyo. Tsaka coolant naman. So ako, pupunuin ko lahat. Yan. So after ikabit yung fuel tank natin, papaanda rin natin siya para mag-circulate yung bubbles at yung coolant. Tumutulog. Guys, so kung mapapansin nyo, tapos na kami. Ayan, tapos na kami mag-maintenance. At kung mapapansin nyo, umuusok na yung makina ng motor. Hindi, yung mga oil lang na tumulo yun, ano. So okay na, ibabalik na namin lahat ng pyesa. At lahat ng mga kailangan ipaayos sa labas, yun na lang. And okay na si Domo. Ayan, so naibalik na natin siya sa dati niyang itsura. So lahat fresh na ito. Ano bang hindi fresh dito ngayon? Kadena na lang po. Kadena, lilinisin, ano. De actually bago pa naman ito, dumihin lang talaga yung gilid niya. Siyempre nakailang luwas tayo ng Manila. Ayan. Pero all goods na, ayan, naka-set na rin yung ating ano dito. Ito na lang, papabit natin yung jerrycan. Ito na rin yung mga kailangan natin sa Boss Iron Man na pang maintenance. So after nitong jerrycan na to, kakabit na natin lahat ng sticker. Pagdating nung ating kit, lilinisan na natin si Doming. Okay na rin pala yung pati yung brake pads niya, nalinisan na natin. Hindi ko na video kanina kasi chinacharge ko yung mga battery ng GoPro natin. And ayan, okay na. Thank you Sir Paul. Very nice, very nice. Ayan, so kasama natin ngayon si Sir Paul. At tutulungan niya tayo magpalit ng ating spark plug. So ang gamit natin ay NGK. So si Dominar ay mayroong tatlong spark plug. Isa dito sa kanan, isa dito sa kaliwa, at mayroon ito sa gitna. So dalawa lang kasi yung nadala at nabili ni Sir Paul. Ay, okay na naman. Okay pa ba yan? Hindi na ano? Uy, uy. Tignan ko kagad sir, paano nang gari yun? Okay. Okay. Para magkaano ulit. Magkaano ulit yung contra-contra. Ito yung binakas si sir. Lean. Mas maraming hangin kaysa sa fuel. Lean, tuyo. Pag rich, maraming gasolina. Wow, bago ilaw. Yan, thank you Show Wolf. Yun o, pang Boss Iron Man. Thank you sa ating chief mechanic na nagtap ng ating Show Wolf 120 watts. Goodbye battery. Hashtag goodbye battery. Goodbye battery. Hindi goodbye battery yan. So, ayan ang gagamitin natin sa Boss Iron Man. Show Wolf 120 watts. Alisin na natin ito. Bali, magiging dalawang pair ng MDL na lang yung gagamitin natin. Ito, alisin din natin ito. At saka ito. Yun. AAA. Thank you kay Kuya Lawrence. Siya rin yung gumawa ng ating T-Pose. Ano? Siya yung nagpalit ng buong T-Pose natin. At siya po ay wireless. Wireless yung kanyang switch. Ito po yun. Kinabit ko lang yung bracket. Ano? Kasi nakakabit na siya dun sa handle bar. So,